Ayala pati si Panginoon, Pangilinan, Drilon, making a side remark when I was talking about these contracts. And he said, dahan-dahan ka dyan, Presidente, kasi siya lang ang tumatawag ng Presidente. Mayor man ang, hindi man ako Presidente. Tapos sabi niya, dahan-dahan ka dyan because we can lose millions and billions of pesos in damage. Be very clear that in this I am ready to go down. Walang problema yan. Babagsak ako dito, okay lang. Pero ganito ang nangyari. Ang ating tubig ginawang negosyo ng mga tao dito sa Pilipinas. Alam mo, wala man akong question. Magnegosyo kayo dito. I told you I will protect you. I told you that if there's any corruption, just let me know and I will handle it personally. Ang nangyari dito, matagal na to. But I remember Drilon making a side remark when I was talking about these contracts. And he said, dahan-dahan ka dyan, Presidente, kasi siya lang ang tumatawag ng Presidente. Mayor man ang, hindi man ako Presidente. Tapos sabi niya, dahan-dahan ka dyan because we can lose millions and billions of pesos in damage. Atin ang tubig, sila ang distributor, Manila Water. Ngayon, may pumasok tayo sa kontrata na distributor lang sila. But they were treating as if it was a mining gold or diamond. Ang kontrata napakatagilid na tagilid. Because if they failed to realize the profit during the lifetime of the contract or at any period, babayad tayo sa nalugi nila. Anak ng putang ina naman ninyo eh. Kung gano'n. So, we were late because I had Soljen and ang ating secretary. You read the contract. I will make it public anyway. Ganyan ang nangyari. Guaranteed sila na kung hindi mag-demanda nila tayo, na last time we paid 3 because we interfered in the contract. We cannot raise or lower the rates. Sila lang. Our water, we cannot control the price to which we collect to deliver the water to the people. Wala talagang kaya sabi ko noon, pardon, kayo na sa negosyo, okay mo lang. Bilyar, pimentel, okay sa akin yan. Pinaghirapan ninyo. Pero itong tubig na ito, silang ang distribute. Pinipigilan pa nga. Do you know why they were pinigilan noong walang tubig? They were waiting for the next round of increase. Kaya pinaabot yan, they were short of 3 days. Kasi walang tubig, sinabi ko,
putang ina ninyo. Pag magdating ako sa Maynila, walang tubig, kumuton ko na inyong naong. Talagang, o pagdating dito, may tubig. Walang, alam mo, sabi ko, hindi ako pwedeng mag-presidente yung ganito. I am sorry. I said, I am ready to go. Pero pag ganito, I will not go out without a bang. I-expose ko talaga yung mga mayaman na nakikinabang sa bayan na libre. I've told you before, corruption sa taas, sa pinakataas talaga. Hindi dito sa baba yung mga customs. But of course, it will destroy because they deal with our fellow men. Ano? Bakit pumayag ang mga senador dyan? Marami yan sila. And we will expose them. And I will insist that they be tried for economic sabotage. Pag hindi nila tanggapin yung kaso na yan, I'll tell the Supreme Court now, now is the time that we talk seriously. Nabilihan ng kaso. Ito, ipapile ko to. Economic sabotage and I will arrest them. Lahat silang mga patikim ko sila paano ang buhay ng preso. Kung pati ako isasali nila, sasali ako doon sa prisuhan. Walang problema yan. Walang mawala sa akin. Wala akong pinapatakbong gobyerno. Pero hihilain ko sila kung ako titirahin nila. But I will make them their life here on very, very, very miserable. Sabi ko kay Dominguez pati kay Kalida, craft a new contract that is really favorable to public, to government. Bigay mo sa kanila, this is the amended contract. Accept it or nothing doing. Pero itong siguro, hahabulin ko talaga sila. For economic sabotage. You know that, Ayala? They do not pay. Hanapin mo nga si Ayala kung saan. Puntahan ko. They do not pay corporate income tax. Ang corporate income tax, hinuhulog nila doon sa tao. Part of the binabayad mo sa tubig. Yung water treatment, they've been collecting for years to treat the water before it flows to the Manila Bay. Matagal na yan, anak ka ng putang ina niya. Walang water treatment, mga animal kayo. Mag-usap tayo ng paghini. Tag-isang sampal kayo sa akin. Maniwala kayo. Patikim ko sa inyo. Pakita ko sa Pilipino paano magsampal ng mga milyonaryo. Bilyonaryo. Let's say kayo. Unahan ninyo ako. Patayin ninyo ako o puta na papatayin ko kayo. Grado yan. Inano ninyo ang Pilipino eh. Biro mo tubig niya, andoon sa contract, the Republic of the Philippines has been reduced to an artificial being because it will not, for purposes of this contract, this government is only addressed as government. Walang Republic of the Philippines, government of the... Tignan mo talagang... Kung Pilipino ka, papayag ka ng ganun. You think that you can really afford to bargain away the dignity of your country? At saka yung ating tubig,
ating tubig nilalagay nila not as a natural resource but a commodity. Papaano yan? Tubig, kailangan ng tao, it's a lahat ng yun ang tinitira nila, electric, tapos itong tubig. It's in the hands of the oligarch who are a bunch of the son of a bitch.